May tao ba? Ang daming dugo, tol. Lumayo ka sa kanya. Gutay-gutay ang babaeng ito dahil sa tatlong yon. Ang lala, parang kitang-kita ang mga buto niya, oh. Yung mga piraso ng katawan niya nakakalat. Kinakain nila siya. Pustahan sa autopsy, nasa bitukan nila siya. Sa isang malamig na umaga ng Nobyembre sa Fort Dodge, Iowa, isang babae ang natagpo ang walang magawa sa harap ng tatlong mababangis na aso. Noong Biyernes, 24 ng Nobyembre, 2023, may tumawag sa 911 para iulat ang isang babaeng sumisigaw at humihingi ng tulong sa isang bahayan. Sumugod ang mga pulis ng Fort Dodge sa pinangyarihan kung saan nasaksihan nila ang isang hindi maisip na bangungot na nagaganap sa kanilang harapan. Lumayo ka sa kanya! Lumayo ka! Wag. Makikita yan. LLC 2130 daw. Dumating na ang mga emergency responder at wala na itong ikakaaga pa para sa biktima na halos hindi na makapagsalita sa sakit. Kaya mo bang gumulong? Kaya mo ba? 2132, may aso pa bang hindi nahuli? Napatumba ko na yung tatlong aso. Masama yung lagay niya. 10-4, kaya ba natin siyang igulong? Gulong. Kaya mong gumulong. Kaya mo! Kaya ba natin siyang hilain palayo? Siguro. LC 2132. Anong pangalan mo? May iba pa bang tao sa loob? Nasa 823 kami, di ko alam. LC 2132, may iba pang unit dito. Kailangan ko sila dito. Alam ko, boss, steady lang muna kayo dyan. Ang takot sa boses ng medic ay nagpapahiwatig ng marami. Sinusubukan nilang ilagay sa stretcher ang biktima. Ngunit ang huling buhay na pitbull sa bakuran ay hindi pa handang sumuko sa laban. Oy! Ingat! Saglit! Magagalaw mo ba siya? Oo, may nangyayari. Bantayan mo. Okay na. Nasa area pa rin, tol. Baka tumalbog. Okay na. Ayos. Ikot ka. Huwag mo harapin yung aso. Boss. Bakit? Kapag tumigil siya saglit, hihilahin ko siya palabas mula sa ilalim ng gulong. Oo, saglit lang. Pinatumba ng opisyal ang huling pitbull o iyon ang akala niya. Sige, may naririnig akong isa pang aso. Dito ka nakatira? Dito, sir. Hindi yan, Ubra. Sige, okay lang. Ingat! LLC 2132. Para lang alam mo, maraming beses nagpaputok ng baril. Inatake ako ng tatlong aso. Maririnig ang tahol mula sa loob ng bahay. Ibig sabihin, maaaring may mas mababangis na aso pa kung saan nanggaling ang tatlo. Naghahanda ang opisyal na mag-imbestiga. Reload ka, Tak. Ako bahala. Pasok ako! Four one ba yan, boss? Tao po! May isa pang aso pero hindi ko nakikita. May puting pitbull sa taas. Nakatayo sa bintana nung nangyayari itong lahat, pinapanood tayo. Ha? Nasa taas ba talaga ang aso? Oo, nasa taas. Parang nakatayo siya sa bintana kanina nung nandito tayo. Hindi ko lang alam kung nakababa na. Hindi ko alam kung bababa pa yun. Hindi ko alam kung nakaupo lang siya doon, natakot or ano. Maiging pag-iingat ang dala ng mga opisyal habang tinatahak ang madugong daanan. Hihilahin ko to. Abangan mo. Di ako nasaktan. Sino ang nasaktan dito? Parang nagkakapunit-punit siya. Nakikita na ang mga buko sa buko-buko niya at binti. Yung mga asong to. Siya parang pinagpipiraso ng mga aso. Pinagpupunit siya. Pinagpipiraso siya. May mga medic pa doon sa loob? Wala. Nandun siya? Nasa ambulansya na umalis na o baka ewan. Marami pang aso dito pero hindi namin alam kung may iba pang mga tao dito na nangangailangan ng tulong. At malinaw na nangyari ito sa loob kaya hinala namin isa siya sa mga nakatira dito pero hindi siya makapagsalita sa amin. Sabi, yung lalaking yun sa kabila, sabi niya may lalaki at babae na nakatira dito. Yun ang babae, pero, di ba? Hindi namin alam kung may iba pang tao sa loob. Pero alam naming may mga aso pa doon. Hindi na lubos na maunawaan ng mga opisyal ang mga pinsala sa babae at alam nilang ang mga aso sa loob ng bahay ay posibleng kasing bangis. Maingat na pumasok ang mga opisyal sa nakakatakot na tirahan, handa sa kahit anong banta na pwedeng tumalon mula sa dilim. Sige, aalis na ako.
Sabi mo may isa dito sa taas. Oo, yung isa sa taas. May pinto na nabagsak sa sahig doon na baka magamit pang harang. Lilinisin ko lang muna ang unang hati diyan. Mukhang dito nagsimula ang lahat. Sasamahan kita sa loob. May tao ba dito? Hihilahin kita palabas habang pababa yung aso. Babarilin ko yung sumpang yan. Naririnig ko. Tao po. Sige, atras na ako. Nagpasya ang mga pulis na maghintay ng tulong bago pumasok sa bahay. Sa ngayon, sinimulan na rin nilang alamin kung sino ang tunay na nakatira sa naturang address. May lalaki ba dito? Baka pwede mo kaming bigyan ng pangalan? Siya, ano nga ba pangalan niya, Junior? Nagbibihis siya bilang babae minsan. Ano ba siya? Nakahiga siya. Doon kung saan mo siya natagpuan. Nakahiga siya dito mismo at pinagpupunit siya nila. Parang nung dumating ako, pinagpupunit siya nila. Habang papalapit ako at tumatakbo papunta sa kanila, sumisigaw ako at ang dalawa sa kanila tumingin, sumugod sa akin. Napabagsak ko itong isa. Yung isang yon, lumapit sa akin. Napabagsak ko rin to. Ayaw niyang bitawan siya, kaya hinila ko siya dito, binaril ko. Tumakbo siya sa loob at saka yung isa pa ay tumayo at tumakas pero bumalik at sumugod ulit sa akin at binaril ko ulit ng dalawang beses at saka binaril ko itong isa. Tapos binaril ko na rin to. Kung malalaman niyo sana yung pangalan to. Sige. LLC 2132. Iraran ko lang to. Ang gulo ay nagdala ng ibang mga residente sa lugar at may dala silang mga mahalagang impormasyon tungkol sa mga nakatira sa bahay. Kilala ko sila. Taga dito lang din ako. Alam mo pangalan niya? Yung babae? Oo, yung nakatira dito. Ah, kilala ko yung bata, si RJ. Kramer? Kramer ba? Kramer. At yung senior? Bale, tingin ko din nakatira dito si senior kasi may restraining order sila. Kilala ko si Robert. Transgender siya pero di yung mahalaga. Pero siya at yung nanay niya dito nakatira. Okay. May parang anim silang aso. Sige. Mga aso. Marami pa. Marami pa, oo. Alam naming marami pa dun sa loob. Naririnig namin. Isa dun sa likod, isa sa taas. Oo, lahat-lahat sila. Lahat ng lima? Meron pa. Bale, may tatlo pa sa loob? Nagkaroon na ng ID ang mga pulis sa mga taong nakatira dito. Ngunit konti pa lang ang nalalaman nila sa sitwasyon sa loob ng bahay. Dumating pa ang ibang mga kapitbahay at sinabi nila sa mga pulis na hindi ito ang unang beses na nagkaproblema sila sa mga asong ito. May video ako. Siya yung tumawag sa 911. Oh. Alam kong hindi yun madali. Nakikiramay ako. Ayos lang. Gawin mo ang kailangan mong gawin, di ba? Hindi, naiintindihan ko to. Matagal na naming inireklamo ang mga asong to. Samantalang isang kapitbahay ang babalik na may nakakabahalang balita. Kakatawag ko lang sa binatilyong nakatira dito. Yung anak, parang hindi naman ako nagpadala ng video o ganyan, pero sinabi ko lang na inatake ang nanay niya. Hula ko yun ang nangyari sa mga aso at siya lang ang ibang tao na kasama niya dito. Kaya pupunta ba siya dito? Ewan ko. Hula ko lang. Sinasabi ko sa iyo kasi baka nga pupunta siya. Gets ba? Malamang magpapakita siya. Di naman siya magiging problema sa akin pero ang pinakamalaking issue, kailangan yatang bantayan siya. Baka subukan niyang saktan ang sarili niya. Oo. Medyo ano siya eh. Sige. Parang sa mental health lang. Oo, sige tol. Sige, ayos. Salamat. Sige, ingat ka. Nagdagdag ng alalahanin para sa mga pulis ang balitang ito. Pero ang ilan na nasa eksena ay nagtataka kung totoo bang naninirahan sa bahay ang babae. Nagtataka ako kung dumating siya at inatake ng mga aso. Siguro? Ang magkakasalungat na kwento kung sino ang nakatira sa bahay at sino pa ang maaaring nasa loob ay nagpapadali sa pulisya sa investigasyon. May dalawa pa sa loob? May iba pa ba sa loob? Wala kaming nakita pero may dalawang aso doon. Kailangan nating ilabas yung mga asong yon para makapasok kayo. Gutay-gutay na ang babaeng ito dahil sa tatlong yon. Ang lala, parang makikita mo yung mga buto niya. Saan nila siya nakuha? Kinagat-kagat siya na halos makita mo na lahat. Okay. Tapos hinabol ako kaya... Hindi matigil ng mga opisyal na nandoon ang paglarawan ng pinsala sa babae, paulit-ulit na ikinukwento ang mga kakilakilabot na detalye marahil para tanggapin ang nangyari. Sa akin lang siya, ang lala talaga. Talaga? Parang ang lala talaga. May piraso ng sakong niya dito sa baba. Nang ano niya? Sakong. Ngina't makikita mo ang mga buto niya. Siguraduhin may litrato ka rin yan, ha? Yung laman ng mga binti niya? Wala na? Oo. Sige, tama yan. Ano siya? Oo, pinagkakagat-kagat nila siya. Yung mga piraso ng katawan niya nakakalat. Oo nga. May ano? Mga piraso ng katawan niya. Oo nga. Oo. Kinakain nila siya. Oo. Pustahan, kung mag-o-autopsy sila kung nasa bitukan na nila siya. May natapakan ako pagtingin ko parang... Laman? Kalam na ng binte. Lala talaga. Alam ng pulisya kung ano ang kayang gawin ng mga asong ito, lalo na yung mga unang dumating.
Ang mga bagong dating na mga opisyal ay nagsisikap na alamin kung ilang putok ng baril ang pinakawalan noong kaguluhan nung simula. At kakatapos ko lang magbilang ulit, 12. 12, naku po. Oh, bakit? Bale, pababa naman ang anggulo ng mga putok. Di siya, di naman siguro lang natin ang bilang ng mga bala. Yun lang ang pinoproblema ko. Di talaga ako mahilig sa mga pitbull. Di nga natin mabilang yung bala. Oo, ako nga rin may tatlong aso ako, di ba? Tumatakbo pa sa'yo. Naalala ko kung gaano ka-stress si English sa pagbaril ng isang aso. Nakaka-stress. Swerte wala siya ngayon. Medyo sigurado ako na tinamaan ko lahat ng putok na pinakawalan ko. Mahalaga ang pagkolekta ng mga basyo ng bala para sa investigasyon, ngunit mas kritikal ang paglilikas ng natitirang mga aso mula sa bahay. Naghahanda na ang mga opisyal ng animal control at pulisya para pumasok. May dahilan ba kung hindi ko pwedeng kunin ang pala ngayon para sa panangga? Wala, yung pala sa balkonahe. Wala naman. Kung ano kailangan mo, oh. Kailangan natin kunin ang aso tapos siguraduhin walang ibang katawan sa lugar. Kailangan ko lang ng panangga. Basta may panangga lang ako. Paano itong mesa? Oh, ayos lang yung mesa. Meron doon banda? Oh, nakuha na namin. Nilipat ko lang kasi papasok tayo. Oh, ayos lang. Ayos na. Pwede na ba akong pumasok? Oh. Okay. Okay, sabihin mo kung makakalusot sila para makahanda kami. Sige. Saan mo ko gustong pumesto? Sa likod. Ayos lang. Actually, sasamahan ko sila. May isa sa itaas. Sige, titignan ko lang kung ano yung nasa likod. Tignan ko yung nasa likod mo. May telepono ng tumutunog. Baka kanya yan. Oo, baka sa kanya yan. Pinabayaan muna ng mga opisyal na magring ang telepono ng biktima, ngunit may sasagot din mamaya at may maririnig sila mula sa kabilang linya na nakakadurog sa puso. Sa ngayon, kailangan nilang magpatuloy sa pagpasok sa bahay at harapin ang anumang panganib sa likod ng mga kalat. Okay, gusto mong takpan ng taas? Meron dyan? Oo! May isa sa taas at isa dito sa baba. Sige, may isa rin dito sa likod. Pero maraming bisikleta ang nakaharang kaya... Tingnan mo. Oh, hi baby! Ayos lang! Ito? Parang hindi. Hi! Ayos lang. Ayos lang. Ay nako, nakakatakot ito, no? Hindi lang ang banta mula sa pitbull ang ikinababahala ng opisyal ng animal control, nag-aalala rin siya sa tinitirhan ng aso. Parang tuta lang yan, ano? Good job! Yung sinasabi niya ay bagong panganak ang mga tuta. Sangit lang, ah. Nakabalot siya sa dilaw. Makakakuha ka ba ng litrato? Andiyan cellphone mo. Pwede mo bang kunan yung loob ng puno? Ayos ka lang, magpasyal tayo. Lumalabas na sila. Good job! Oo. Gutom ka na. Bibigyan kita ng pagkain saglit lang. Ano pwede naming gawin? Pwede ba piktura ng mga paa niya? May sapatos ka ba? Wala. Wala ako eh. Pwede bang ilabas na lang? Okay lang. Eto, pwede mong hawakan? Yan, gutom na tayo. Dito lang tayo, mama. Good job! Madudulas at mahuhulog ako. Alam kong gutom tayo. Payat na payat ka na, mama. Hindi talaga inaalagaan yung mga asong yon. Parang may natapakan ako. Pagtingin ko, puro tae lang pala. Sa wakas, dinala na ng mga manggagawa ang isa sa natitirang mga aso. Inilagpas sa mga housemate nitong namatay na. Alam ko, gutom ka na. Tignan mo ikaw! Halika! Good job! Nabalot na lang dumi. Samantala, sinagot na ng isang opisyal ang tumutunog na cellphone ng biktima. Sinagot ko ang telepono. Yung sumagot, sumisigaw. Nasaan ang nanay ko? Nasa... Ang lala. Oo, sabi nga ni Kayla, kinagat hanggang buto. Oo nga eh. Uy. Britney Skoulan? Oh, siya nga, ang anak niya nasa telepono. Si Brittany nga talaga yon. Sa tingin ko nga, patingin nga ng larawan, nakita ko na siya kaya. Sino ang biktima? Baka si Brittany Skoland. Okay. Madalas naming kaharap ang mga pasaway niyang bata. Inisip ko baka dumalaw siya tapos... At tumutunog ang telepono niya, di ba? Kadalasan si Junior lang. At sinagot ko si Hailey yata. Oo. Anak niya. Nakatira. Parang pabalik-balik lang siya. Dito lang sila nakatira malapit. Nakilala ng pulisya ang biktima.
Pero kung bisita si Brittany Scoland, saan galing ang taong nagpapasok sa kanya? Dito nakatira si Junior. Tuwing nakakasalamuhan namin to, nandito siya. Oo. Gusto ko lang yung initials niya. Paglabas ng aso, kailangan nating siguraduhin na wala nang iba pang naperwisyo doon. Patay. Hula ko nasa taas yon. Ilang minuto lang dinala na ang pangalawang aso ng animal control at may interesanting obserbasyon ng pulis. Babae. Wala nang ibang tao sa bahay bukod doon. So lahat ng lalaki nasa labas, umaatake at lahat ng babae nasa loob? Tama. Naungkat na ang bahay at wala nang ibang biktima sa loob. Subalit, ang pinsalang ginawa ng tatlong aso ay sapat para mag-iwan ng mga alaalang hindi agad malilimutan ng mga opisyal. Anong nangyari nang dumating ka? Grabe. As in kinakain? Pinagpupunit lang siya. Grabe tol, makikita mo yung mga buto niya. Parang sobrang grabe. Sabi mo parte yon ng sakong niya? Oo, may iba pa doon. Parang ah, talaga? Siya ba yung babae? Yung pangalan na binigay ko sa tingin ko nga. Okay, sigurado mahirap sabihin. Oo, syempre, di ba? Parang inano siya, manginat-ngat ng husto. Napakalubha ng mga pinsala ni Brittany Scoland na kinailangan siyang ilipad ng life flight papuntang Iowa Methodist Medical Center sa Des Moines, 100 milya ang layo. Ayon sa GoFundMe na sinimulan ng tiyahin niyang si Teresa, natamo ni Brittany ang malubhang trauma sa ulo, kinailangang putulin ang 2 binti hanggang tuhod, at kinailangan ang facial reconstruction surgery para makarecover sa malupit na pag-atake. Ayon, tumatakbo ako palapit at sinasabi ko, lumayo ka sa kanya. Lumayo ka! Diba? Akala ko tatakbo lang sila papasok ng bahay or... Pero nakikim na sila diba? Ng dugo eh. Oo, hindi talaga nila yun isusuko. Sa kabila ng nakakakilabot na pangyayari, sinabi ng pulisya na posibleng pumasok si Brittany sa bahay habang wala ang may-ari. Inanunsyo ng mga opisyal ng Webster County noong Disyembre 2023 na walang kaso sa insidente. Ayon kay County Attorney Darren Driscoll, inatake ng mga aso ang biktima habang siya ay nasa loob ng bahay ng may-ari, mag-isa kasama ang mga hayop. Walang ebidensya ng krimen sa imbestigasyon.